Yo, what's up mga kadaldal? Welcome back to my vlog. Welcome back to my sent story. Ayan mga kadaldal, napanood nyo na ang aking ginawang vlog for today, yung October 9. Kasi na late, nahuli yung aking isang santo. Kasi dalawa pala silang santo kahapon. So ngayon, October 10, dalawa rin sila. Ayan, dalawa silang santo for October 10. Kaya medyo mahaba ito. Kaya bibilisan ko na para sisipon ako. Para makilala na natin ang ating mga santo. So hindi ko na patatagalin. Hindi na ako masyado maraming kwento. Kasi kailangan matapos ko ito ngayong araw na ito. Para bukas, ano tayo, back to ano tayo. Medyo dalawa kasi ang santo natin ngayon ha. So, ito na talaga ang October 10, 2022. So, ang ating santo for today ay walang iba kundi si San Daniel Comboni. Ngayon, so ngayon ko lang din siya na narinig. So, ngayon ko lang din siya mapapakinggan. So, ang kanyang talambuhay or story ay ganito. Ipinanganak si Daniel Comboni noong March 15, 1831 sa Limoni sul Garda, Brescia, Italia. Pang-apat sa walong anak ni Luigi at Dominica. Mahirap sa material na bagay ang pamilyang Comboni, subalit mayaman naman sila sa pananampalataya at pakikipagkapwa. Ayan. Naordinahan si San Daniel bilang pare noong 1854. At pagkatapos ng 3 taon ay ipinadala siya sa Africa kasama ang 5 pang-misyonero. Sa kabila ng maraming paghihirap, hindi nawalan ng lakas ng loob si Daniel. Sa halip, lalo pa siyang nagsumikap na ipakilala ang pagmamahal ni Jesus. Noong 1867 at 1872, itinatag ni Padre Daniel ang 2 misyonerong kongregasyon. Isa para sa mga kalalakihan, Comboni Missionaries, at isa para sa mga kababaihan, Comboni Missionary Sisters. Paglipas na 1 taon, dahil sa hirap at pagod, nagkasakit si Padre Daniel at namatay noong October 10, 1881. Tinanghal siyang santo noong October 5, 2003. Uy, bago lang. Sa misang pinangunahan ni San Pablo II sa St. Peter's Square sa Roma. So, yan ang kanyang talambuhay. 3 sunod-sunod na ang ating santo na puro pare. So, ayan. Si San Daniel ay isa ring pare. At ang kanyang aral ngayon or aral natin for today kay San Daniel ay ganito. Kailangan naming magtrabaho ng husto, magpakapawis at mamatay para sa pag-ibig kay Jesucristo. San Daniel Comboni. So yun po ang kasaysayan ni San Daniel Comboni. Pero meron pa tayo isang santo. Wait lang at sisingal lang ako. Wait lang. Susunod ko to dito. Hindi tayo magtatagal. Sisingal lang ako. Tumutulo si Bon ko. Na-allergy kasi ako, ang daming alikabok, di ba? Nagpapagawa ako ng bahay. So, wait. Singa lang. So, I'm back. Ayan. Suminga na ako. May tissue na ako dito.
Sorry ah. Ay, kasi kapag ano eh, pagka maalikabok masyado, na-allergy ako. So, nakita niyo naman yung post ko. Talagang ang daming gawain. Naglinis ako ng bahay. Ako lang mag-isa. Kaya, ang powers ko, pang dar na to. Hindi na uubusan ang powers. Pero syempre, kailangan bago tayo matulog, kailangan kong gawin to. Kasi hindi rin ako magiging masaya, hindi ako makakatulog kapag hindi ako nakapag-vlog ng santo. Ewan ko, kasama na to sa buhay ko. Kaya tuloy-tuloy tayo. Isa pang santo, dalawa kasi ang santo natin for today. Parang kahapon din pala, dalawa. Nakalimutan ko yung isa. So dalawa na tayo ngayon. So ito pa, ang ating santo, isa pa. Si San Francisco Borgia. Ewan ko kung tamang spelling ha, mapronounce ko, Borgia. So, ang kanyang story or ang kanyang talambuhay ay ganito. Si San Francisco na taga Gandia, silangang Espanya, anak na isang duke, ay isinilang noong 1510. Lumaki siya sa korte ni Emperador Carlos V at dito napangasawa ang isang damang nagngangalang Leonor de Castro. Nang mamatay ang kanyang asawa, sumapi siya sa bagong orden ng mga Jesuita sa ilalim ni San Ignacio de Loyola. Siya ay naging huwaran sa lahat sa pagtupad ng tungkulin sa orden, lalong-lalo na sa kanyang pagkamatiisin at kababaang loob. Namatay siya noong 1572 sa Ferrara, Italia. Oh, pare din to. Tatlo sunod-sunod na pare ang ating mga santo. Nung namatay yung kanyang asawa, sumapi siya sa orden ng mga Jesuita sa ilalim ng San Ignacio de Loyola. So, di ba orden, naordinahan, naging pare siya. Ganun ba yun? Di ba tama? Pag naordinahan, patay naman na yung asawa niya eh. Namatay na yung asawa niya. Pwede naman siguro yun. Pag alam ko, pag gagalon, pag nagpari ka at namatay na yung asawa mo, kahit nga may mga anak na, pwede magpari na eh. So, ganun ang ginawa niya. So, San Francisco Borgia, ipanalangin mo po kami. At ang aral nito ay ganito. Lumilipas ang sandaigdigan, pati ang mga pithaya nito, subalit ang tumutupad sa kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. 1 John 2:17. So, tapos na ang ating santo for today, October 10. Dalawang santo ang ating ipinakilala, si San Daniel Comboni at si San Francisco Borgia na parihong pare. Yan ang ating mga martyrs sa araw na ito. Tatlong, apat na sunod-sunod na mga paring martyr ang ating mga bidang santo. So, tandaan nyo yon ha. So, yun lang po. Muli, ako po si Misiel Kadaldal, proud Roman Catholic. God Jesus bless you. Mama Mary loves you. So, see you tomorrow. At bukas ay isa lang ang ating santo. Santo. So, yun lang po. Bye! God bless you!